Mga kaibigan, magandang tanghali po at hapon sa inyong lahat. Meron po tayong latest na update kay Bagyong Julian. Pero bago ho yan, pa-like and subscribe po muna ako. At pahit po na notification bell para notify kayo sa mga susunod po natin na weather update. Mga kaibigan, posible pong itaas sa area po ng Batanes ang signal number 5 na lakas ng hangin kapag ka naging isang ganap ng super typhoon etong si Bagyong Julian. And as of now, mga kaibigan, eto nga pong mata ni Typhoon Juliano or Kraton International name ay nasa ilang isla na po ng Batanes. Ito po yung mga lugar, no? Sabtang, Basco, Mahataw, Ibana at Uyugan. At inaasahan pong maglalaan po itong si Bagyong Julian or Typhoon Julian sa mga susunod po na mga oras. Inaasahan po yan within the next 12 hours po. So ngayon pa lamang po maging handa tayo dahil nga po, no, isa na po ang namatay sa area po ng Santa Ana, Cagayan matapos po makuryente, bumagsak na kable dahil po sa lakas na hangin na dulot po nitong si Bagyong Julian. Kaya paalala ko po, kung kayo wala namang importanteng gagawin sa labas, no, ay manatili na lamang po tayo sa ating mga kabahayan. Tignan nyo pong mabuti, ito po yung hagupit ng lakas ng hangin na super typhoon category ni si Bagyong Julian. Tingnan nyo kung gaano kalakas, mga kaibigan, yung mga puno halos magsitumba na sa sobrang lakas. So mas maganda manatili tayo sa ating mga bahay, huwag na tayong lumabas kapag meron po tayong banta ng malakas po na bagyo. And as of now po, mga kaibigan, kung makikita po ninyo, eto po nga si Bagyong Julian ay may lakas na po ng hangin ngayon na 175 km/h, malapit pa rin po sa sentro. At yung bugso po nyo po niya, no, eto po yung sinasabi kong lakas ng hangin, yung bugso nasa 240 km/h, pa northwestward pa rin po ang kilos, medyo mabagal sa bilis po na 10 km/h. Mga kaibigan, unahin na natin, as of now apektado pa rin po ng storm signal number 4 na may lakas pong hangin na 118 to 184 ang ilang bahagi po, mga kaibigan, ng Batanes at northern portion po ng Babuyan Island, no, kasama po dyan ang Kalayan area. At nakataas din po, mga kaibigan, ang storm signal number 3 na may lakas po na hangin na pumapalo sa 89 to 117 km/h. Ito po nga lugar po, mga kaibigan, ng Babuyan Island kasama na po ang northeastern portion po ng mainland Cagayan sa may Santa Ana na posible pong tumagal ng 18 hours, no? Yan po yung pinaka latest update. Apektado pa rin ng storm signal number 2 ang ilang bahagi po ng mainland Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Norte, at kasama rin po ang northern at central portion po ng Ilocos Sur, Sinait at Kabugao, no? Ang hangin po niyan ay posibleng pumalo po sa 62 to 88 km/h, natatagal naman po ng 24 oras. Samantalang dito naman po sa ilang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Ipugaw, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora at northern portion po ng eastern portion ng Nueva Ecija ay apektado naman po ng storm signal number 1 na nasa 39 to 61 km/h lakas ng hangin. Matatagal po yan ng 36 hours, kaya kung napapansin po ninyo, malakas ang hangin kahit wala pong pag-uulan. Dito naman po sa Metro Manila at ilang bahagi ng ating bansa, hindi po masyadong apektado, no, dahil sa may bandang North Luzon, Extreme Northern Luzon po, nananalansa, no, sa may Batanes area, etong si Bagyong Julian. Pero bago po ito lumabas ng ating bansa, by Wednesday, ito po ay unti-unti nang lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating po ng araw ng Webes, ito yung nakalabas na ng ating bansa. Doon po mararamdaman or mararanasan yung lakas po ng hangin na may kasamang pag-ulan sa Metro Manila area. So yan lamang po ang ating update sa lagay ng ating panahon. Manatili po tayong nakalike at nakasubscribe sa ating YouTube channel and pahit ng notification bell para notify ka sa ating weather update. Maraming salamat po.